Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na si Mondel Evangelista at si Rickson Acuno. At ang kanilang request ay ang pagkumpara sa Super Tucano at ang 18 Thunderbolt o tinatawag na Warthog. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa request ni Mondel Evangelista at ni Rickson Acuno, ang kanilang request ay napaka-interesting, lalo na si Super Tucano ay ikunumpara natin sa F-35 Lightning nung nakarang araw dahil may nag-request. Kahit malaki itong mismatch, ngumiti si Super Tucano dahil ipinagtapat natin siya sa mga most powerful na jet o MRF. At napaka-interesting din dahil si Super Tucano at ang Warthog ay pareho may mga ngipin. At ang 18 Thunderbolt o Warthog ay isang twin turbopan straight-wing subsonic attack aircraft na dinidevelop ng Fairchild Republic, isa itong US company na gumagawa ng mga eroplano. Nag-umpisa itong ginagamit ng United States Air Force noong 1976 at napaka-epektibo nitong gamitin para sa mga pag-aatake ng mga ground targets. At ang 18 Warthog ay sadyang dinidesinyo para makapagsagawa ng close air support sa mga ground troops sa pamagitan ng pag-aatake sa mga armored vehicle gaya ng mga tanke, armored personnel carrier at iba pang mga ground forces enemy. At ito lang ang nag-iisang eroplano na sadyang ginagawa para lamang sa close air support. At ang pangalawa niyang mission ay ang pagdidirect ng ibang aircraft para sa pag-aatake ng mga ground target. At ang Warthog ay tinatakutan dahil sa kanyang GEU-8 Avenger 30mm Gatling na nakalagay sa kanyang nguso. Ang GEU-8 ay dinidisenyo para wasakin at pasabugin ang mga kakapal ng mga armor ng kalaban at ito'y tinatawag na armor piercing gun. Ang Warthog ay may speed na abot hanggang 676 km/h, habang ang Super Tucano ay may speed na 547 km/h. Mas matuloy ng kaunti ang 18 Warthog. At dahil sa kanyang low speed and low altitude, napakahusay nito ang kanyang maneuverability at kaya niyang manatili sa ire na malapit sa battlefield ng matagal. At kaya niyang mag-operate sa low ceiling and low visibility condition. At kaya ng 18 Warthog ang operation sa gabi o night mission dahil mayroon siyang night vision imaging system. At ang eroplano na ito ay napakatibay nung ginamit ito ng Gulf War noong 1990 laban sa Iraq. Kahit minamachine gun ito ay hindi ito bumabagsak at hindi natablan at kaunti lang ang damage na natamo nito dahil ang Warthog ay protected ito ng titanium armor sa kanyang fuselage kaya hindi ito basta-basta matatablan. At napakatindi pa ang firepower nito dahil sa dami nitong mga weapons, mayroon siyang general purpose bomb, mayroon siyang cluster bomb units at laser guided bombs, mayroon siyang joint attack munition GDAM, mayroon siyang Wind Corrected Munition Dispenser o WCMD. Mayroon siyang AGM-65 Maverick and AAM Sidewinder Missiles. At mayroon siyang Rockets. At mayroon siyang Illumination Flare. At mayroon siyang GEU-830mm Autocannon na may 3,300 rounds per minute. Kaya kaya niyang pulbusin ang mga armored vehicles ng kalaban. Sana mayroon ang Pilipinas ng ganitong eroplano para gamitin laban sa mga insurgents at mga terorista. Ang Warthog ay tinatakutan sa lahat ng mga kalaban. Pag sa malayo pa lang, pag narinig mo na ang ugong ng 18 Warthog, ay nangangatog na ang kanilang tuhod sa takot. Basta lang wag lang siyang gamitan ng surface to air missiles o SAM o mga man pads kasi siya naman ang mangangatog sa takot. Thank you.
Ayon sa ilang source ng United States Air Force ay hindi nila ibibinta ang kanilang A-10 Warthog sa ibang bansa kahit sa mga kalyado nito. At noong 80s, ang presyo ng A-10 Warthog ay nasa $13 million lamang. Ngayon ay umabot na ito ng $43 million. Ngayon punta naman tayo sa Super Tucano. Ang Super Tucano ay isang Brazilian turbopropeller light attack aircraft at ito'y gawa ng Brazilian company ang Embraer. Ang Super Tucano ay may kakayahang magdala ng iba-ibang weapons kasama na ang precision guided munition. Karamihan sa mga bansa na bumili ng Super Tucano ay mga bansa sa South America at mga ilang bansa sa Afrika. At ito rin ang eroplano na ginamit ng Afghanistan nung bumagsak ang Afghanistan sa kamay ng Taliban ay tinakbo ng mga piloto lahat ng Super Tucano ng Afghanistan Air Force at hindi na ito ibinalik. At ngayon naghahanap ang Taliban kung nasaan na ang Super Tucano. Nagtatanong nga sa akin kung baka dito sa Bohol daw naglalanding. Sabi ko, pakialam ko sa inyo. At paboritong din itong eroplano ng Philippine Air Force at bumili pa ang Philippine Air Force ng 6 na units na Super Tucano. At balak pa ng Philippine Air Force na magdagdag ng 18 na units na Tucano. Pero nagdepende ito sa administrasyon ngayon ni BBM kung itutuloy ba. Pero ang Indonesia ay kumuha rin ng maraming Super Tucano. Mayroon silang 16 na unit na ganitong eroplano. Ang Indonesia lang yata at Pilipinas ang mayroong ganito sa mga Asian Pacific region. Kung maglalaban man ang Super Tucano at Warthog, ay matalo pa rin ang Tucano dahil mas marami ang armas ng Warthog dahil mas malaki ito. Ang Warthog ay may bigat na 24,859 pounds habang ang Super Tucano ay may bigat lamang 7,000 mahigit na pounds. At mas matuli ng kaunti ang Warthog. Pag tinitira ng Warthog ang Super Tucano, kawawa ang Super Tucano, ubos lahat ng ngipin nito at kinabukasan ay magpustiso na lang ito. Pero kung ang labanan ay kagatan, manalo ang Super Tucano dahil mas matalas ang ngipin ng Super Tucano kumpara sa Warthog. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Pierre Louis Joyce C. at ni Yuri San Jose at ni Christopher Howd at ni Junde Katrupang Laagan Adventure. Hanggang sa susunod, maraming salamat.